Hi! Welcome po ulit dito sa aking channel. This is Ma'am Fanny na magbibigay sa inyo ng panibagong tips para makapasok sa mundo ng teaching. Para naman po sa mga bagong viewers natin dyan, mas maigi po munang panoorin nyo yung mga previous videos na upload ko dahil ito po ay connected sa bawat isa. Just check the description link below. Bago po tayo magsimula, bibigyan ko muna ng hint yung mga bagong viewers natin tungkol sa previous video na upload ko. Last time po ay tinalakay ko yung mga benefits ng DepEd teacher. Inisa-isa ko po doon yung mga allowances and bonuses na nare-receive ng isang guro taon-taon. Para po magkaroon kayo ng ideya, click nyo lang po yung link dito sa itaas. Okay, so let's start. Ngayong araw ay bibigyan ko ng tips yung mga LET examinees kung ano nga ba yung mga dapat nilang gawin at ihanda bago mag-exam. Pagkatapos nyo pong mag-apply sa PRC, ang pinaka-importanteng document na kailangan nyong itago at pakaingatan ay yung NOA o yung Notice of Admission. Dahil ito po ay kailangan nyong dalhin sa oras ng exam. After nyo po mag-apply, syempre kailangan nyo nang ihanda ang inyong sarili, katawan at isipan para sa darating na exam. Meron po akong ibibigay na tip sa inyo na aking in-apply nung ako ay magte-take ng LET. Sa pagpe-prepare po sa darating na exam, natatandaan kong meron akong pinalo na tatlong process. Yun po ay yung tinatawag kong tatlong R. So ano nga ba itong tatlong R na to? Itong process na ito ay ginawa ko at sa tingin ko ay nakatulong naman sa akin sa paghahanda ko sa exam. Ang unang R po ay stands for rest. Bakit nga ba kailangan mo munang magpahinga? Siyempre, kailangan mo munang pagpahingay ng iyong katawan at isipan bago ka sumabak sa pagre-review. Mas maigi pong nakapagpahinga ka muna para mas ma-absorb mo yung mga lessons na pag-aaralan mo. So yun po yung unang R. Sunod po ito na yung review. Kailangan mo mag-focus ng mabuti since marami kang pag-aaralan base dun sa mga categories na nilalaman ng exam. Natatandaan ko po noon, kahit na ako ay nag-enroll na sa review center, ay sinabayan ko pa rin ng self-review. Bakit? Kasi po, katulad nung sinabi ko dun sa unang video ko, hindi sapat yung mga ibibigay sa yung lessons dun sa review center. Kasi po doon kapag kayo ay nag-enroll sa review center, more on answering questions po kayo. So after po ng pagsasagot ng mga questionnaire, mag-check kayo. So during checking, doon na po nila ini-explain yung mga terms na kailangan nyong matandaan. So para po sa akin, aside po doon sa mga exercises and practices na ibinibigay ng review center sa inyo sa paghahanda sa exam, mas maigi pa rin na sabayan nyo din ng self-study. Nung time po na ako yung mag-let, isa pong strategy ko ay yung pagkatapos kong mag-attend ng review center, matutulog ako, tapos pagkagising ko po ay mag-self-review ulit ako. Marami po akong sinusulat ng mga notes na yung iba ay galing sa review center at syempre dun sa mga ni-research ko din. Pinagsasabay ko po sila. So yun, mas maigi, advice ko din po na mas maigi na pag nagre-review kayo, ewan ko lang kasi may iba-iba naman tayong strategy, mas maganda yung may matahimik ang lugar, yung walang distractions na makakapaghadlang sa'yo sa pagpo-focus dun sa lesson. Last R po, ito yung relax. So after nyong mag-review, kailangan nyo pa rin mag-relax. Aside dun sa rest na sinabi ko kaninang unang R, i-relax nyo po yung inyong sarili pagkatapos nyo ng mahabang pagre-review. Depende po sa mga bagay na makakapag-relax sa iyo. Maaaring makinig ka ng music or manood ka ng movie after mo mag-review. Kasi po, doon po sa paraan na yun ay mas marirelax ang yung isipan at ma-absorb mo yung lesson. So yun po, ulitin ko yung tatlong R. First R stands for rest. Second R is review. And last one, ito yung relax. So yun po, repetition lang po ng tatlong R habang nagpe-prepare ka sa darating na LET. So yun, doon naman tayo sa kategory ng licensure examination for teachers. Ito po ay nahati sa dalawa since meron tayong elementary and secondary. Dun po sa elementary teachers, there are only two categories. First category, ito po yung general education, which is 40%. Pangalawa naman po, ito yung professional education, which is 60% with a total of 100%. Ito pong dalawang kategory na sa elementary teachers ay usually half day lang. Depende po sa pagsasagot nyo. So usually ito pong general education na nag-i-start ng 8 AM hanggang 10 AM. After po nun, bibigyan kayo ng 1 hour break kung saan kayo mag-snack or lunch. It's up to you.
After po noon, babalik kayo sa room assignment nyo para mag-take na ng professional education. Binibigay usually by 11 a.m. hanggang 2 p.m. So, yun po. Doon naman tayo sa secondary. Secondary teachers naman, medyo mahaba-haba po yung oras. Since itong category nyo ay tatlo. Una, nandun pa rin yung general education, pero 20% na lang siya. Next is professional education, which is 40%. And last one, ito po yung specialization nyo or yung major nyo, which is also 40%, with a total of 100%. Usually po, during the exam, ito pang general education ay binibigay pa rin sa oras ng 8 a.m. hanggang 10. So, katulad ng elementary, meron din kayong 1-hour break para sa snack or lunch. After noon, babalik ulit kayo to take the professional education. Medyo ma-heavy sana yung meal nyo dito kasi mahaba na yung oras since magkasunod na yung professional education at specialization nyo. Dito po sa professional education, binibigay siya ng 11 a.m. hanggang 2 p.m. Pagkatapos nun, susunod na yung inyong major or yung specialization na binibigay by 3 p.m. hanggang 6 to 6:30 p.m. So, sagad na po ata yung 6:30 p.m. So, yun po, sana ay dun sa 1-hour break na binigay sa inyo, ay nag-take na kayo ng heavy meal. Kasi, sabi ko nga, medyo mahaba yung oras ng pag-take na susunod nyo. Kasi dalawa na part ng exam. Another thing po, ilang items nga ba yung exam? Natatandaan ko po noon, ito ay 150 items. Bawat category. Next tips po, paano nyo nga ba malalaman yung room assignment nyo? Pagkatapos yung mag-apply sa PRC for licensure examinations, hindi po agad ibinibigay yung room assignment kasi maghihintay pa sila ng schedule nyo. Maaring nasa 2 to 3 working days pa po before the exam, nyo malalaman yung exact location, school, and room assignment. Saan nyo po siya makukuha or malalaman? Siyempre, dun pa rin po sa website, sa official website ng PRC, which is the www.prc.gov.ph. Okay, so ano yung mga dapat nyong i-prepare sa oras ng exam? Take note po na on the day of the examination, mas mabuting mas maaga kayong darating dun. Kasi po, by 6:30, parang nag-checking na sila ng attendance. So, mas maaga po, maaring 5 or 5:30, mas mabuting nandun na kayo sa school or sa building na na-assign sa inyo kasi syempre maghahanap pa kayo ng room, yung mga room number. Mas maigi na pong the earlier the better kasi late examinees will not be admitted. So, ano nga ba yung dapat yung isuot during the exam? Meron po tayong dress code para dyan for male and female examinees. Kailangan nyo pong magsuot ng tucked-in white polo shirt with collar without marks, logo, or seal. So, plain white polo shirt lang po siya. Then, so yung pangbaba naman po, a decent pants or slacks. So, syempre, since kayo ay mga future teachers, during the exam, kailangan po na well-groomed tayo. Maayos yung buhok ng mga lalaki. And sa mga girls naman with long hair, kailangan decent kayo tingnan. Dapat po ay naka-ponytail kayo at maayos yung buhok na hindi nagkakasabog-sabog kasi isa po yun sa mga distraction nyo during the exam. So, yun po. Okay, so what to bring on the day of examination? So, una, ito po yung very important document na ibinigay sa inyo ng PRC upon applying for the licensure examination. Ano nga po ulit yun? Ito po ay yung NOA o yung Notice of Admission. Siyempre, naka-attach din po dun sa NOA yung official receipt of payment for exam. So, yun po. Next is one long transparent white plastic envelope. Ano nga ba yung purpose nitong plastic envelope na to? Kasi dito po nyo ilalagay yung mga valuable materials na dala-dala nyo. Dito nyo ilalagay yung cellphone, pero hindi po talaga advisable magdala ng CV. And yung wallet nyo, so yun, dito sa transparent ilalagay yung mga mahalagang gamit na dala-dala nyo. Next po, ito yung one long brown size envelope. Aside po dun sa plastic envelope, meron kayong long brown. Kasi dito po ipapasok yung inyong answer sheet. Lalagyan po yan ng pangalan ng proctor or kayo mismo. Depende po sa kanilang instruction na ibibigay. Next is 2 or more pencils. Number 2, Mongol po ito ah. With sharpener. Siyempre, kailangan nyo magpasiguro ng sharpener. At mas next ay yung ball pen. Black ink only. So, bawal po magdala ng ibang kulay ng ball pen. Kailangan black lang. Kasi ito po yung gagamitin nyo dun sa pagsusulat ng attendance at yung mga basic information dun sa
form. Last one, ito po yung non-programmable calculators for mathematics majors only. So, ayun po, sana ay naintindihan nyo. Ulitin po natin. Okay, so ano yung pinaka-importanting document na ibinigay sa iyo ng PRC upon applying for the examination? Ito yung NOA. Then, you need to follow yung binigay kong suggestion or tip sa pagpe-prepare sa exam. Ito yung tatlong R. First R stands for rest. Second I, review. Third, our last one is relax. So, yun yung repetition ng tatlong process. Ano-ano nga ba yung category ng exam? For elementary, there are only two categories. First one ay yung general education. Second ay professional education. While dun naman po sa secondary teachers, we have three. First is the general education. We have professional education. Then, specialization or major. Then, paano nyo malalaman yung room assignment nyo? Given 2 to 3 working days bago nyo malaman yung room assignment or school building na pag-i-examine nyo. And you need to check it dun sa official website of PRC, which is the www.prc.gov.ph. Then, on the day of the examination, bawal malate. Kailangan earlier kayo dun. By 6 a.m. dapat nandun na kayo kasi 6:30 magpa-process na sila ng attendance. And take note, mas mabuting alam nyo na yung room assignment nyo pati yung building kasi baka mamaya magkaaligaga kayo sa paghahanap ng school at malate kayo. So, late examinees will not be admitted. Then, ano nga ba yung dress code for male and female? Kailangan naka-tuck-in, white polo shirt with collar, at syempre without seal, mark, or logo. Well-groomed po tayo ha, huwag nyong kakalimutan magayos ng sarili. Okay, so what to bring on the day of examination? First is the very important document, is your NOA or notice of admission with official receipt of your payment. One long transparent white plastic envelope na paglalagyan nyo ng mga gamit nyo. Sunod po ay yung one long brown size envelope, paglalagyan ng inyong answer sheet. Then, two or more pencils, number 2, Mongol number 2, with sharpener. Pasiguro lang. Then, ballpen po with black ink. Last one, for mathematics majors, ito po yung non-programmable calculator. So, yun po. Sana ay meron kayong natutunan ngayong araw. Huwag niyong kakalimutang mag-like and subscribe dito sa aking channel para sa mga susunod ko pang video. Okay, so I think that's enough tips for today. Mom Fanny, signing off.